Hello, good morning. So, mapagpalang araw sa inyong lahat. So, we have a job today. Okay. Yan. So, i-reading yan. Okay. So, ito yung ating job today. So, marami nagpapashoutout pala sa ating, subukan natin i-shoutout kung makikita ko pa yung message. Kasi mga natatabunan na kasi message sila. So, shoutout daw sila eh. So, try natin. Kung kaya nating ma-shoutout. Actually, comment lang yung ano nila. Nag-comment sila. Siya, papa-shoutout. So, check natin kung nasa na yung shoutout na yun. So, maghahanap pa ako. Video card repair. So, actually, hindi ko siya pinarepair na kung sino man yung isa shoutout na yun. Kundi, talagang, actually, naalala ko lang. So, kaya ko natin siya isa shoutout. Para makita kung sino siya. Yan. Yan dito siya eh. Saan na ba yan? Idol pa shoutout. Okay. So, shoutout natin si Geos Villalobos Mga Has. So, shoutout daw. Sabi niya. So, shoutout po sa'yo, sir. Upload natin to sa YouTube. Okay. Shoutout din natin si Ron Milyare. So, yan. Nagpapa-shoutout po sila. So, Ron Milyare from, hindi ko makita kung anong-ano nila. Lugar. So, hindi nalabas. So, naka-private siguro sila. Yan. Bulacan State University si, si Sir Geos Villalobos Mga Has. Yan. So, sila yung nagpapa-shoutout. So, naalala ko lang. Yan. So, shoutout sa'yo, sir. Okay? So, start tayo sa ating repair. So, ito siya. 2GB lang ito. Pinahuli namin ito kasi ito yung maraming pyesa na naman na nawawala. So, kailangan natin siyang... So, hindi ko sigurado kung ito ay gagana pa. Baka kasi ito yung isang ano rin. So, baka... So, try nga natin mag-live ulit sa FB. Parang gusto ko mag-live lagi. Kung libre naman yung pagla-live. Live ka natin ito sa FB. So, wait lang guys. Sabay natin siya sa live sa FB. Kung magagawa o hindi. So, hindi naman lahat ay nagagawa. Pero yung iba lang talagang ano. Yung iba lang yung nagagawa. Kasi pag ano, alam ko naman kasi yan kung GPU YouTube na sira. Hindi ko na kasi yan ginagawa. Sayang kasi pag aksayan pa ng oras at panahon. Kung talagang cheap naman, mas better pa kasi bumili ng bago kaysa gawin mo pag cheap ang sira. May ano yan eh, gagamitin natin low melt solder na. Kung mga mamahaling video card, pwede yan. So, magpalit ng chip. Kaya lang, mahal din talaga yung ano eh. Yung mga... Mahal din yung... Mga mamahaling video card, mahal din yung chip. Kaya pag chip talaga, sira ng GPU. Either makakuha ka ng second hand na working. Kaya lang, paano natin matetest yung GPU chip? Kailangan pa natin yung schematic na GPU chip. Ayan. So, yan. Live na tayo ngayon sa ating YouTube channel. Okay. So, we are live now. Yan. We are live now on Facebook. Video card repair.
Okay, start na natin to. Pinahuli natin to sa 18 pieces na repair. Siya nga pala yung ano, iba nating customer. So, pasensya na kayo. Talagang may pila lang po talaga yung repair natin. So, wala tayong VIP. So, before naman, bago pinasend yung mga video card natin. So, sinabi ko sa inyo na may pila tayo ng repair. Then, new VIP tayo. Talagang maghihintay lang po tayo. Nagkataon lang talaga na nasapawan tayo nitong sa napala na, kasama sa lineup yung isang customer na may 18 pieces na video card. So ganun talaga, kailangan ubusin yon yung i-repair na ano. So hindi naman yan, hindi naman po yan tatagal ng labis-labis na ano. Mas matagal pa kasi yung sa iba, yung iba kasi maabot nga ng 3 buwan eh. So sa akin, pinakamataas na tagal na ng repair ko po ay 21 days. Pinakamataas na yun. So, wala pa 1 buwan. So, ganun talaga, may pila eh. Marami nagpaparepair sa atin. Marami nagtitiwala. Okay? So, start na natin to. So, hindi ko alam ito kung ito ay isa dun sa video card na galing na ng technician sa galing na sa Gilmore na pinarepair, kung declared as not repairable. So, check natin. So, tingnan natin kung may pag-asa. Ito ay maraming pesang nawawala. So, marahil galing na nga sa ibang repair, baka kinuna na ito sa missing capacitor siya. So, yung ginawa ko kagabi, sobrang dami, nasa 15 pieces plus parts yung ano, corroded saka not usable parts, kaya tinanggal ko yung migration ko yung ginawa ko kagabi, ang tagal. Naabot ako ng 2 oras. So, pag ganun kasi, may nag-additional charge ako kasi. Yung oras kasi yung mahalaga, binabayaran sa atin. Yan, ito missing din. So, ito missing. So, missing itong mga to. Capacitor. Yan, so, capacitor ang mga ito. So, ayun, may BIOS. So, wala tayong display kung missing yan. So, hindi ko alam kung para saan ng ano yan. Wala ko schematic. Yan. So, ito yung resistor. Missing. So, pwede ko naman siguro ito isalpak. Subukan natin isalpak. So, inspection ko lang kung galing talaga siya sa tech. Kasi yung mga ano, na yung mga plaques siya. So, wala naman ako nakikita. So, liquid damage din to. May marami siyang green. Marami siyang green sa ano. So, ito pa, damage. So, hindi natin pala siya tamalagang pwede testing. Kasi, green to. Walang connection. 1.8 volts kasi ito eh. May connection sa 1.8 volts. So, kailangan natin siyang balitan muna. So, hindi ko pala siya pwedeng testingin. Baka masira pa kasi. Okay. So, we need to start execution. So, always, ang gusto natin ay ma-repair. Para malaki yung kita natin. So, hindi natin ginusto na hindi ma-repair ang unit. Ayan. Kasi may mga nag-chat din sa akin kasi na kino-confirm nila yung video card nila. Same problem daw, no display. Pero yung no display na isa, nagawa ko ay natanggal na siya. Ayan. So, pwede pa yan. Subukan natin. Yung kasi ano, kino-confirm kasi nila. No, pares daw no display. So, pares din daw ang issue. So, hindi po yun correct. Mali po yung isipin na gano'n na no, same issue ay isa lang ang sirang parts, kasi maraming parts ng computer, maraming cause yung no display, maraming bahagi ng kung saan doon na connected na kaya siya walang display. Hindi lahat ng no display ay isang sira, kaya tandaan nyo yon na huwag sasamaan loob kapag hindi na repair yung unit nyo. Kung talagang declared na repairable siya,
Declare ko siyang not repairable. Yun na yun. So, tinaray ko na ang best ko doon. So, pwede nyo naman siyang mag-second option. Kumbaga, second option sa ibang technician. Pwede gawin nyo na yun. So, tinaray ko na yung best ko eh. So, sabi nga nila, 2 heads is better than 1. So, pwede nyo i-try yun. Kung willing naman kayong mag-pay ng diagnosis again ulit. So, ganun talaga. Kung nakita ko na not repairable siya. So, ito. Tanggal na yung pesa. 1.8 ito eh. Itong resistor na to. May supply siyang 1.8. Ayan. Base lang sa location na nagawa ko na before. Pero siyempre, na habang nagre-repair kasi ako, nagre-read yung aking utak na naalala yung mga na-repair na before na, ganito yon. Ganito yon. Kaya yung minsan, yung iba, mabilis ko siyang nare-repair. Kasi nahuhuli ko agad yung nangyari na before na iisip ko na nangyari na to. Kaya mabilis siyang ma-repair. Pero pag yung mga bago pa lang sa aking isip, so, hindi ko siya, iniisip ko pa siyang mabuti. Nag-iisip ako malalim. Ganun kasi dapat eh, lagi nag-iisip. Baka na-repair na, na-experience na, bukang isipin. Ganun si ano eh, si ano, nag-re-repair. So, hindi mahalaga sa kanya yung oras na nauubos. So, ganun din tayo. Kung mapapansin nyo, kung nanonood kayo kay Electronics Repair School, yata yon. So, lagi siyang ganun. Ang haba nga ng ano niya, walang edit-edit din yung video niya, kaya na-upload niya sa ano, YouTube. Kung ano yung nakuha niya ng offline video, recording, offline recording, upload niya yan sa ano, YouTube, walang edit. Kasi ang ano kasi yan is, ano ni, depende sa targets kasi. Kung ikaw ay, target mo talaga ay, gusto mag-edit, magpaganda, pwede naman yun. Depende yun sa, creator, media creator. Huwag paghanalin tuladin, huwag parehasin, huwag yung demand, magdi-demand ka na panood mo, ay ganito si World Trade Center, ganito rin ang gawin mo. So, hindi dapat ganun. Kaya nga siya tinawag na media creator eh. So, yun yung pagkaka-create lang niya. Huwag mag-demand. Pwede ka mag-suggest. Yun, pwede yun. Pero yung maapektuhan yung kasaloobin ng creator, hindi maganda. Hindi yun helpful. Sabagay, part yun ng social media. Good and bad. Part yan. So, yan. Gwapo na. Gwapo na yung dati niyang posisyon. Malinis na. So, mahalaga to eh. 1.8 volts to. Parang ano to eh. Yung 1.8 na rin yata. Dumadaan niya yata to sa chip. GPU chip. Tapos, may signal siyang ipapasok sa ano. Kasi wala tong output na ano eh. Na nakikita sa tester. Oops, nalipad yata. Wala siya makikita ang output sa tester. Bali, in lang siya na 1.8. Parang ano siya eh, makikita siya sa oscilloscope lang. Signal ang lumalabas. Parang signal ng CPU. GPU chip. Parang ganun yung function niya. Signal yung ibibigay. Kaya, hindi na natin ano. Kasi ganun din naman ang result eh. Sasayangin pa natin yung oras. Okay. So, ayan. Salang na natin yung may paa. Better than factory. Sabi nga ni Northridge Peaks.
Ayan. Bitter than factory. Okay. So, ito. May corrosion pa to. So, bago masira, linisin muna natin kaysa naman masira. Ayan. So, huwag na natin hayaang masira. Mag-trigger ng nagtumasa ang ohms. So, mag-trigger na mag-open yung piyasa. Ito yung buong migration na ginawa ko dun sa isang video card eh. Yan, sobrang dami. Lampas ng 15 yata yun eh, pag binilang. Yan, ganyan karami lahat ng ginawa ko gabi. Tis-tis ko yun. Sinaga ko yun. Napaga, kahit alam kung napagana o hindi. So, na-migrate ko yung pyesa. So, gumana naman. Tapos, meron pa yung dito, ano, putol. Dito sa line na to. Number, ah, dito pala. Sa number 3. 1, 2, 3. Itong group number 3. May putol pa yon. So, napagana pa rin natin. Kasi umiinit yung jeep eh. Tapos, wala siyang display. So, missing yung kanyang lines. Data lines. So, ito pa yung problema natin sa likod. So, ito yung maraming missing. Baka mag-trigger. Ito yung missing dito. Papunta to dito sa ano na to, controller IC. So, hindi siya BIOS. Tama, ah, BIOS pala. May BIOS. At dito sa isa. Ito. Sana yun. So, sana. Wala. Ito, ito. Mahalaga itong trigger na ito eh. May resistor kasi yung 2R2. Ibig sabihin, 2R2, 2 ohms and 2.2 ohms. 2R2. So, ano yan? May filter yan na voltage. Palagay ng mga 11 volts yan. So, kaya huwag muna natin siyang saksak. So, linyahan natin. At yung nawawalang pyesa, so, hindi kailangan ipag-alala. Same yan ng schematic. O, same yan ng display nitong same yun ng display eh parang ano yata may problem dito kailangan kong tanggalin yung resistor. Okay, so check ko na lang dito sa kasi yung donor natin son lagyan ko to okay lang kahit 3 GB pares lang yun ang mukha. So, ito ang donor natin. So, ang nawawala pala ay capacitor lang naman. So, capacitor yung nawawala. Tapos, bali resistor lang sa kanyang BIOS firmware. So, dito ay capacitor lang yung nawawala. Kaya, okay lang nawala siya. Muna, so, subukan natin i-testing. Para makita natin, halimbawa, kung ano yung problem. Kung iinit ba yung chip o hindi. So, tingnan natin. Para ma-identify natin. Iinit ang chip o hindi. Kasi hindi nainit. So, tanggalin muna natin mukhang may liquid. So, may liquid siya. Hindi naman makakasunog yan basta-basta. So, try natin. Para makita natin kung mag-heat up. Okay. So, wala ng hard disk. So, power on natin. Walang warm. Warm ba? Okay, warming. Okay. So, pag ganito, nag-warm yung chip.
So, gusto niya ba makita na nagwa-warm? So, thermal camera natin. Ay, wala pa lang ano, hindi nakaon ng thermal camera. Si on natin. Para makita. Uminit siya. Baka sabihin nyo, hindi umiinit yung chip. So, kita natin. So, power on. Na, napansin nyo? Nag-trigger siya dito, saka dito. So, overheated itong isa. So, gumana yung mga MOSFET nya. Napansin nyo, may heat temperature signature. Well, power off natin. Hindi yan magdi-display kasi, ano, walang ano yung BIOS. Baka mag-freeze pa yung BIOS. Yeah. So, baka mag-freeze pa yung BIOS. Kasi walang supply yung ano eh. So, yung mga signal niya, mga signal. Ah, kailangan natin siyang i-ayos yung BIOS. Okay, so, and dito na. Bakit? Alamin natin yung donor na pagkukunan natin kung pwede ba ang 3GB sa 2GB. Okay, pwede po yan guys, kahit yung 4GB. Same na ano na lang naman ito, same format, same schematic. So, may dagdag lang yung mga function yan. Depende sa GB. So, yan. Kaya same yung kukunan natin. Ang nawawala dito ay 1K resistor at saka 68 ohms. Ang nawawalang resistor dito. Yun ang ano natin lalagyan. So, dahil may donor tayo, so, hindi mangangamba ang customer sa babayaran sa piyesa. May sarili silang donor pala. I mean, correction. Sariling donor po yung customer, yung mga sira niya. So, doon natin kinukuha yung piyesa. Approved by customers. Okay? So, kunin natin yung ating donor. Yan. So, gamit tayo ng ano, dalawang panghinang. Para madali. Okay, so babaan natin ang temperature. 350 lang. Para hindi masira yung ano. Para hindi masira yung MOSFET, yung resistor. Baka siya masira. Tanggalin natin to. Okay. Lipat natin dito, migrate. Unahin natin ang yung isa. Migrate natin ang oops. Ito sa nasa taas. Ito to.
Ito yung 1K. Okay, connected. So, pick natin tong isa. Okay. Okay. So, dito, capacitor. Buuhin na natin. Alay nyo, mapagana natin to. So, testerin ko lang dito. Kung ito ay connected dito sa resistor. Para hindi na tayo magtanggal ng resistor. So, buzzer sound. Okay. So, check natin kung ito ay connected dito para... Okay, connected. Okay. So, ito, nawawala to. Connected ito dito yata. Ayan ba yun? So, check na natin. So, kakaskasin ko na lang. Ano yun? Oops, ito pala yun. So, na yun. Ito, ito. Itong isa, kakaskasin natin. Itong banda, nandito. Ito. Kasi ano siya, nahalit siya. Nahalit siya. Ito pa. Saka ito, capacitor, capacitor again. Sa VRAM yan, so kung increase no display, baka may effect siya sa VRAM. So, kailangan natin siyang... So, unahin natin ito sa taas para hindi magana yung flux sa ating kamay. Natin yung capacitor. Ano ba yun? Ito ta. Tingnan natin ang flux para maganda ang pagkuha. Para hindi mag-crack. Kung may ano kasi, magka-crack siya. Magulang flux. Mauukaban pa. Kaya. Ikit. Okay, one down.
So, kapasitor, doon. So, ito. Ikukunin natin. Gamit tayong panghinang again. Okay. So, manual migration. So, tingnan natin ito paano natin siya ipoposisyon na hindi na magre-rewire. Paano ba? Kailangan natin mag-rewire. I-rewire na lang. Okay, ganun na lang. So, kailangang magtyaga. Marami ang lalagyan. Ito. So, dalawa. Dalawa doon. So, ito. Saka ito. Tama ba? Bila. Ano ba yan? Ito to.
Oh, my job. Oh, my job. Pala na pala to. So, matigas na siya. At medyo umalog yung isa kanina. So, okay na yan. So, next. Pila. Pila, pila. So, limpa. So, nakikabit ko na yan. So, ang daming migration lang na ito. So, ito pa. Diba tayo dito? Ah, 2 GB kasi itong kinuko natin, walang piyasa sa likod. Hoy, ano diyan? 2 GB, 4 GB? Wala to eh. 4 GB or 2 GB? 3 GB to eh, walang yung donor. Yung sa likod, yung likod yan, donor ba yan? Okay na yan. 3 GB yan? Yan, 2 GB. Donor ba to? Ay, hindi to. Doon na lang sa yung pisa ko doon. Ano yan? Yan na lang, doon o. Oh. Wala doon sa likod eh. Iba yung position eh. So, pwede naman yan. So, maliit na resistor. Pwede yan. So, wag na. Ito na lang. Pwede naman to eh. So, ito na lang. Ayan. So, wag na po yan kahit yan ang ilagay natin.
ko lang alam kung parehas ito. Tingnan natin kung magkadikit. Steer nga natin. Ito yung magkadikit. Pagdidikitin ko. Ay, hindi. Hindi siya magkadikit. Kaya, hindi pwedeng pagdikitin. Okay, dumikit siya. Hindi siya magkadikit ng capacitor na nasa kabila. Check inspect ulit. Tingin na natin ang kulang. Sa GPU chip. So, dito. Okay. So, okay na. Walang missing. Okay, thank you for donor. Donor board. Ay, diyan ka na muna. So, check natin kung magdi-display. Oops. So, umiinit ang chip. So, lagyan natin ang display. Temperature natin, thermal cam natin. Tingnan natin kung para makita nyo kung paano nagiinit yung chip. Ayan. Pag nag-work siya. Okay, power on. Kung gano'n siya kainit. Okay. So, still no display. So, power off natin ulit. Kasi, warm lang yung chip. Ibig sabihin either tawag dito. Baka nagre-reboot pang firmware OS. So, power on ulit natin. Power on. Okay, wala pa rin. Still no display. Power off. Okay, heated naman yung chip niya. Okay, pag ganito, umiinit ang chip. Kompleto yan. So, check natin. Pakita ko sa inyo yung voltage. So, ayan. Namiinit siya. Kaya thermal camera. So, lipat natin sa view. Okay. Sa view tayo. Sundutin natin yung mga dapat susundutin. So, dito sa side na to. Malinis. Kita yata. O, saan ba kita? Sa side. Dito. Kita dito sa side na to. Yan, sa right side. So, punta tayo ng voltage. So, power on. Okay, sundutin natin. So, 11 volts. So, meron tayong B-core supply, right? So, VRAM, 1.5. 1 volts. Present, 1.8. Present. Okay, but no display. So, pag ganito, no display. So, matik naman ito ay mayroon itong voltage. Ito yung ano kasi, pag wala ito minsan. Yun, isa sa close. So, ngayon, mayroon tayong heated yung chip natin. Pero no display. Okay? So, next nating pupuntahan dito ay PCIe.
CCIEPIN. So, tanggalin na din natin. Mga ilang reboot bago magano. Baka kasi minsan ganun. So, wala naman siya natanggal na ano. Yan. So, step by step. Pag ganyang umiinit ang chip. So, para ano ulit. Na natin magre-reboot. Ang huli natin dito ay depende kung chip or firmware. Pero still no display. Okay? Pero no display siya. Try ko muna sa ibang port. Baka kasi gagana eh. Yung ibang display port. Para hindi masayang. Bago mag-proceed. Okay. It's play. Okay. Still no display. But we have an unlock. So, check natin kung detected. Lipat natin on board. Para malaman natin kung saan tayo magpo-proceed. May display ang on board. So, ang problem ay, so, pakita natin on board. Yan, may display on board. So, ang proceed natin. So, step by step. Ganyan. May display on board. Not detected, pero mayroon tayong 1 volts. So, kaya minsan, mapapansin nyo dun sa iba nating live. Kapag wala yung 1 volts, hindi na natin siya nire-repair yung chip or ano. Matik, punta agad sa'yo, dead na yung ano niya, unit. Kung wala naman problem dun sa mga MOSFET, mga secondary MOSFET na nagtitrigger sa 1 volts. So, ayan, pumupunta tayo dun. Ngayon, dahil not detected siya, so PCIe tayo. PCIe lines. So, tiyagayin natin yan. So, not detected siya, uminit ang chip, complete ang voltage. So, hindi tayo punta ng BIOS, okay? Kasi kung yan ay may detected, sa BIOS tayo pupunta. Okay, so punta tayo ng microscope. So, yung tamang way ng pagre-repair, ganito. So, ito kasi ay liquid damage, siyempre. Ito, may tano tong ano na to. Nakaputol. Tingnan natin to. Parang pinasisipot ako dito. Connected pa naman. Dito yan. Focus tayo dito. So, buzzer sound. Buzzer sound. So, di nagbabuzzer. Okay. Check natin yung lines na to. Dito tayo. Okay, meron. So, itong first 3 pin. So, sukatin natin. Itong putol. So, diode mode. Okay, connected. Okay, connected. So, kabila. Papasok ng chip. Okay, sa... Dito tayo. So, specs. Reference. Positive, negative. Okay. Hindi naman putol dito. So, walang putol dito sa likod. Okay, I see. I see the problem. I think this is a problem. Okay. So, wala tayong sa PCIe. I think good dito. So, I'm not sure, pero I think naman ay hindi talaga puno lang mga linya. Okay, so. So, hindi doon. So, dito tayo sa ano. May yung ating in-gates. Ito yung in-gates natin. So, tabingin siya. Possible dito.
Bakit siya tabingi? So, baka na damage tong engage. So nakadikit sa resistor. Ang resistor na ito ay gauge yan dun sa ano, sa kabila. Baka nakadikit. Hindi naman po ito lang pins. Wala ba malinis to eh. Wala siyang putol. Sure ba tayo? Wala natanggal na resistor. Tingnan natin kung may supply. Try again. Tingnan natin yung ano. Engage niya. May supply. So let's power on. Mayroon tayo 1.8 volts. 1.8. One board yan. Wala tayong display sa ano. Sa GPU kasi wala naman tayong nakasalpak na ano. Sira yung ating ano. Cellphone. Yung problem. So, ito ba? Tinamaan kaya ito? So, tinamaan kaya ito? Ito kasi nag-corrosion eh. Natin ulit. So, power on. Iinit siya eh. Pero hindi siya ganun kabilis umiinit. Init. 3.3 pala to. Tapos ang out, 1.8. Tama naman. 1.8. Okay naman. So, may problem ito ay sa GPU chip. Kaya subukan natin siyang airflow. So, wala ko ibang nakikita ano nito, damage. Wala nga reflow to. Sukat muna tayo ng ano. Ng mga fuse. Baka merong hindi lumiliban. Sukatin natin yung mga fuse. Gala muna tayo. Baka makita natin. Baka kasi may ano eh. May missing. Kasi marami siyang missing kanina eh. So, walang kanina ko dito eh.
Sir. Review, review. Walang, walang, wala. Walang, wala. Walang, walang, wala. Kailangan ay chichik. Connected. Check natin, baka nandito lang. Bago ako mag-reflow, kailangan ko muna, kailangan ko muna i-sure. So, dito siya. Mayroon naman pala. Wala ako, yun ay. Dito ako nag-aalang sa harap. Mabilis kasi ito maputol. Alangan ako dito eh. Mukha natin. Para sigurado.
buhay. Okay, talagang walang opsyon kundi replow. So, go tayo for replow. Replow tayo, replow. Sino ba yun? Yun. Exhaust. Ano natin ang exhaust? Lento. So, 400. Bakit nakatudo? Yun na? Anong number pala ng monitor son? Sino pupunta? Ay, huwag mo na siya papasukin. Diyan na lang, oh. Dito na lang sa labas. Oo. Oh. May bisita. Nakalive ako. Nakalive. Oo, oh, bawal pumasok dito sa loob. Dito na lang sa labas. Okay, 170 degree. Ang ating preheater. So, wala pa yan. Matagal pa yan. Preheat lang natin. Pa-shoutout. Sabi ni Sir. Shoutout kay Sir Clyde. Ano? Sadyot. Timosan Jr. So, shoutout kay Sir Clyde. And kay Sir Ron Milyari. PSU. Yung mga PSU, ano kapag-ayos?
Ang pisyo kasi, minsan, ano rin naman eh. Mas maigi pang bumili ng bago, wala kasing pyesa yung iba. Nagagawa naman yan kung mga minor lang. Pero pag yung mga pyesa kasi na iba, halimbawa MOSFET, sira, wala siyang ma-order. Nakapaggawa na ako niyan eh, Sinsunik. Wala siyang pyesa. Okay, it's done. Okay, done na. Linisin lang natin. Malayo yung camera, hindi abot sa ano, nare-reflow. Oo, kasi walang display. Ano naman siya eh. Kompleto yung ano eh. Power sequence niya eh. Hindi rin nag... halos overheated yung chip niya. Hindi rin. Hindi naman siya BIOS. Kasi yung BIOS, dapat detected man lang siya. Hindi siya detected eh. Either shorted ang BIOS. Pero I think hindi shorted ang BIOS. Check natin. Tutok lang dito. Saglit lang, gamitin ko muna. Anid mo. Palamigin ko lang to para mabilis. Para mabilis. Lagay ko na lang dyan. Para mabilis. Number 3. Para lumamig agad ng PCB. Nang 300 to ang saan? Tina no? 14? .303. Anong pin yan? Sa 3.3? 0.3. Oo, mababa yan. May ano yan. Palagi si Ratchip ng ano yan. Sa ano? Sa 4 pin. So, dual pan siya. Limit, sira ano yan? Sira ang ano? Chip, yung ganyang modelo. Yung dual pa ng mga ganyan, mahilig masira yung chip. Basta gigabyte. Mahina ang chip ng ganun. Kumpara dun sa mga RTX 3070. Hindi, lalo pag hindi naalagaan. Makakalimit nga yan. Sira yung B-core ano eh. B-core supply ng IC.
Nag-charge si Sir Harold. Yung akin daw gusto niya makita. Live stream. Sir Harold. Nag-chat. Yun na ba? Konti pa. Oo, oh, na-repair na din. Ay, ano? Tingnan lang natin. Para sigurado. Ilan ba yung galing sa Gilmore? Anim? Ilan ba yung sabi? Pwede, check na lang natin. Malay mo, mabuhay natin. Okay na. Tingnan natin kung may changes. Kawan lang. Hindi natin masabi. Let's power on. Tingnan natin. Power on. Wala pa rin. Wala pa rin display. Onboard pa rin yung gumagana. Ay, shit. I forgot. Ay, di wow. Ano ba yan? Oh, hindi nakasakalpak, oh. Ay, di wow. Hindi talaga gagana. Ano ba yan? Oh. Nauwi-uwi tayo sa pagre-reflow. Pero okay lang, at least nasariwa ang ano niya, balls. Okay, try natin. So, ang haba-haba ng oras, sayang. Oh, may display. Ay, di wow. Ay, nako. Oh, hindi ko napansin. Lagi ko nakakalimutan. Bench. Harang. Ayan, may display siya. Oh. Saan na ba? Camera, nawala. Ayun. Power off. Ay, nako, nakakainis. Haba ng oras nating nasayang. So, okay na siya. May display na. Sayang ang oras. Sayang ang oras natin. Yan, okay na siya, guys. May display na. Sayang tayo ng oras. Hindi ko napansin na hindi nakasalpak yung ating ano. Hindi nakasalpak pala siya. Ayan, so sayang yung oras, sundot-sundot pa ako dito, chat. Sa bagay, at least na-align ko yung ano, yung kanyang na-align ko yung ano niya. Tawag dito, engage kasi hiwit yung engage, matatanggal na. So na-align ko siya, at least na-align ko siya. Then, siyempre, na-check na natin na okay naman, for sure. Good yung ano. Then, yung reflow natin, at least, na-refresh na rin yung kanyang balls. Original balls pa rin yan, hindi naman natin tinanggal. So, ano pa rin siya. Naka-fix pa rin. So, mga ano natin dito, ito, not connected. Matic yan, wala talagang display yan. Kaya, na pinadala sa atin. Na, hindi, not connected yung 1.8 volts na ano dito, tapos 3.3 out ng 1.8, then gates ng 1.8. Okay? So, yun yung natanggal. Tapos, missing parts.
Missing parts, so bilangin natin at kailangan ilista para sa may-ari. Okay. IC. Ilang IC yun? Sila kapasitor. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces kapasitor. Kapasitor. So, ilang resistor to? 1, 2. So, important resistor. 2 pieces. Resistor, important yan kasi walang display yan, gawa ng yung BIOS firmware natin, walang supply. Yan. Yun lang naman. At saka, inalay natin yung isang MOSFET not connected. MOSFET. At connected. Ayan, tapos label. So, ito ang ano naman nito. So, label lang ito. So, may donor naman tayo. Donor board naman siya na same model. Ayan, si Ceron. Okay. So, cleaning na lang siya. May display na siya, guys. So, nakita nyo naman may display na. So, yun yung nawala sa isip ko. No, atong ating ano. Tanggal pala to, hindi nakakabit. Testing ako ng testing. Wala naman nag-comment na hindi pala nakakabit yung ating ano, extender. Ayan, so mababa yung oras natin. So umabot na tayo ng 1 hour and 14 minutes. So haba na. So okay, okay lang. So walang magagawa. Ganun talaga. Minsan ay not perfect. At least working na siya. It's working. Okay, palinis ko lang din to at yung stress test. So, show ko na lang sa inyo later. Okay, tapusin na natin yung live video natin sa Facebook. Then, yung others ay upload na lang natin ito sa YouTube channel. Okay? Bye-bye for now. See you on the next one. Bye. Update tayo sa ating repair kanina. So, ito na siya, guys. It's working fine. Yan. Gumagana na po siya. Yung repair natin kanina na nilagyan ng maraming pyesa. Yan. Ano siya? Ay. It's working fine. DBI port. 6 pieces capacitor. 2 pieces resistor, 1 PC MOSFET, in IOS, 'yon. So, may kinuha na naman tayong donor board, kaya libre naman. Minutes stress test. Yan. Temperature 68 degrees Celsius. So, lower lang hanggang 83. So, lower pa yon. Bagong palitan yung thermal paste. So, 2 GB lang siya. Gigabyte. 2 GB. Gigabyte. Ah. Okay na. It's working fine. Bye. So, pang ano yata ito eh. Excuse me. Pang ilan sa success? So, dalawa yung ano, not success, no? Tatlo. Apat? So, apat daw yung not success. Ba't apat? Apat ang hindi. Alin yun? Di, tatlo lang. Ayun lang, tatlo lang yun ah. Motherboard. Saan yung isa? Hindi ka pa nagagawa yan. Yeah, tatlo lang. Saan? Hindi ito.
Wala to. Tatlo lang, so I don't know. So yan, okay na po yung ating na-repair. So hanggang dito na lang yung ating video repair. So thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye!